Magsitayo po ang lahat. O sana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa pangalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad at sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Halagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang niutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David." Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea."
sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal ko mga kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halina't magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin na sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandini. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo na ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ng ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako ay iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis, ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaanan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Jesucristo, naguri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunurin Kristo Jesus, nakain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng nalampambot sa langit at san sinugod. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador.
Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan na mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinanagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siyang pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nagngangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Nilibak siya ng mga nagdaraan at patungutungong pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Niligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, "Tunay ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binuno natin ang mahigit sa 5 linggo upang paghandaan ang pagsapit ng mga araw na ito ng mahal na araw. 40 araw tayo naghanda. Marahil tayo ay nagdagdag ng ating mga pananalangin. Tayo ay dumulog na sa sakramento ng kumpisal. Gumawa ng mabuting gawain sa pangalan ng Diyos. Nagpinitensya, nagtiis, at nag-ayuno. Ilan ito sa mga bagay na ginaganap natin bago sumapit ang mga mahal na araw na ito. Ginawa natin ito, minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang una naghanda ng lahat ng ito ay ang Diyos. Inihanda niya ang daraanan natin pabalik sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang bugtong na anak sa piling natin. At ang kanyang kamatayan ang siyang naging daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kamatayan ni Jesus, pinatay niya at pinuksan niya ang ating kamatayan upang dugtungan ang buhay natin sa piling ng Diyos. Bakit nga ba tinatawag ng mga mahal na araw itong mga araw na ito? Ang linggong ito ay tinatawag ng linggo ng pagkapakasakit ng Panginoon or Palm or Passion Sunday, sapagkat ginugunita natin ang kanyang matinding paghihirap
kung paanong siya'y pumasok sa lungsod ng Jerusalem at binati siya ng mga tao, inilatag ang kanilang mga balabal, hinagisan siya ng mga palaspas, tanda na tinatanggap nila ang hari ng mga Hudyo, tanda na tinatanggap nila ang panibagong pinuno ng kanilang pamayanan. Ngunit minamahal ko mga kapatid, tinawag ng mga mahal na araw, ito mga araw na sasapit sapagkat malapit sa Ama ang mga magaganap sa mga susunod na araw. Malapit sa puso ng Ama ang mga pagkapakasakit na gagampanan ng Panginoon. Napakalapit sa puso ng Ama ang kanyang pagkamatay sa krus ng kanyang bugtong na anak at napakalapit sa puso ng Ama ang kanyang muling pagkabuhay. Mahal o banal ang linggong ito, ito ang tugatog ng ating pananampalataya na hindi natin dapat napalampasin. Kaya ngayon sa pagubuhat natin ng palaspas, pinabasbasa natin ito sa simbahan, pinabendisyon na natin ito, ito sana ay maging tanda na tayo ay bukas sa pagtanggap sa Panginoon. Para tayong lunsod ng Jerusalem, binubuksan natin ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating buong pagkatao sa Kanya. Inilalatag natin kung ano ang meron tayo, hindi lamang basta ang ating balabal. Inilalatag natin anumang meron tayo sa harapan ng Diyos, ang ating kalakasan, ang ating kahinaan. Lahat ito ay iaalay natin at ibabalik natin sa ating mahal na hari upang kanyang gamitin at mapaunlad ang kanyang paghahari sa lupa. Sa pagwagayway natin ng palaspas na ito, minamahal ko mga kapatid, sana ilatag din natin kung ano ang meron ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon, pwede mong ihain sa hari upang magamit niya na mapaunlad ang ating sambayanan. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't inaakala ng mga tao na siya ang magliligtas sa bayang Israel? Sa pamantayan ng tao, inaakala nilang si Jesus ang magpapalaya sa pagkaalipin. Ngunit totoo na ang pagdating ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem ay tunay na hari. Ngunit hindi sa pamantayan ng tao, kundi sa pamantayan ng Diyos. Tayong lahat ay kanyang ililigtas. Tayong lahat ay kanyang pinapalaya sa pagkaalipin sa mga kahinaan natin, sa ating mga kasalanan, sa buhay nating madilim. At ang sino man sa ating sasama kay Jesus, tatanggap ng panibagong buhay, may taglay na liwanag at malaking pag-asang naghihintay sa Kanya. Noong malagot ang hininga ng Panginoong Jesus sa krus, hindi ba't nayanig ang mundo, nayanig ang lupa, napunit ang tabing ng templo? Bakit kinakailangang mapunit ang tabing ng templo? Sapagkat nais ng Panginoon na ipahayag niya ang lahat-lahat sa atin. Wala na siyang itinatago sa atin. Inalis na ang tabing. Napunit na ang tabing ng templo. Kitang-kita na natin ang kanyang sambayanan. Kitang-kita natin ang daan pabalik sa Ama. At iyan ay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't minsan sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Totoo, minamahal ko mga kapatid, napunit ang tabing ng templo sa pagnabunyag na, na ipahayag na ni Jesus ang kadakilaan ng Diyos. Nabunyag na at naipakilala na ni Jesus ang kadakilaan at kapangyarihan ng Ama natin sa langit. Siya ang magtatagumpay sa gawaing ito. Makaranas man tayo ng kamatayan, kahit nakaranas tayo ng matinding kadiliman, sa bandang huli, kapag ilatag natin kung anong meron tayo sa Panginoon, ang katumbas nito'y tagumpay at pagawagi. Kaya, minamahal ko mga kapatid, sa pagbubukas natin ng mga mahal na araw, huwag tayong bibitaw sa mga kwento ni Jesus ng kanyang pagliligtas. Samahan natin siya sa araw-araw mula ngayon hanggang sa sumapit ang Biyernes Santo, hanggang sa dumating siyang muli. Damdamin natin ang pag-ibig ng Diyos.
Samahan natin siya sa mga huling araw ng kanyang paglagi dito sa lupa upang lahat tayo ay maisama niya sa paraiso. Katulad ng minsang sinabi niya sa katabi niyang nakapako sa krus, nung matapos itong magtiwala at maniwala sa Diyos, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang pagawagayway ng inyong mga palaspas, minamahal kong mga katiboto, minamahal kong mga kapatid, ay pagsang-ayon sa malaking plano ng Diyos ng kaligtasan. Kaya huwag tayong bibitaw, samahan natin si Jesus hanggang sa huli, hanggang sa krus, hanggang sa kanyang kamatayan, upang maisama tayo sa tagumpay ng panibagong buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pakikiisa natin sa pagkapakasakit ni Jesus. Makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa bawat panalangin natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awa at mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Patawad mo.
sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kay pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyong banal na kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago na pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ni itiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaya pinagpapasalamat dahil kayong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingaping po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming mahal na Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila po'y muling mabubuhay, kayo din po ang lahat ng mga pumanaw. Sa mga sadaling ito, alalahanin natin ang mga yumao nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nahayag na ng lubusan ang kadakilaan ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya't lakas loob nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang mga kipiadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa ating mga kasalanan. Mapalatay na niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno
sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamagitan ng pagkapakasakit ng kanyang anak sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Naniniwala kayo na sa pamagitan ng krus naganap ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin. Naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humatayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.